mga paboritong kulay daw ay nagre-reflect sa ating pag-uugali, hilig at jawi. Naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka ba ng pag-uugali, hilig at jawi ng isang tao ay nababase daw sa kanyang paboritong kulay? Naniniwala ka ba na kung anong kulay ang paborito mo ay sumisimbolo sa pag-uugali, hilig at jawi mo? Ito kaya katotohanan o nagkataon lamang? Kung sumasang-ayong ka, ay panoorin mo ang videong ito hanggang sa katapusan. Pero bago natin yan pag-usapan, kung ikaw ay ngayon lang napadaan sa aking channel at hindi pa tayo magkaibigan, ay wala kang ibang gagawin kundi pakisubscribe ang channel ko at isabay mo na rin ang bell icon para updated ka sa iba pang mga video. Pakilike at pakishare na rin sa iba. Maraming pong salamat at tayo ay dadako na sa ating pag-uusapan. May mga pangunahing kulay tayong tinatawag. Ito ay yung kulay na puro at walang halo tulad ng mga sumusunod: blue, red, yellow, white, black, green, orange, violet, pink at brown. Alin sa mga nabanggit ang paborito mong kulay? Tara, pag-usapan natin ang paborito mong kulay. Sangayon sa isang pag-aaral, ay pwede mo palang makilala ng lubusan o malaman ang pag-uugali ng isang tao kahit na hindi mo pa siya matagal na kasama o kakilala. O para sa mga mag-aasawa dyan, pakinggan at panoorin punin nyo ang video kong ito. Kung ang pagbabasehan mo ay ang paborito niyang kulay, ito kaya ay katotohanan o maaring nagkataon lamang? Una po nating pag-usapan ay ang kulay na asul o kulay blue. Ang kulay blue daw ay sinasabing ang kulay na ito ay sumisimbolo sa pagkamakabayan ng isang tao o siya ay mapagmahal sa kanyang bayan o tapat sa kanyang bayan. At kung pag-ibig naman ang pag-usapan, ang isang taong nagtataglay ng kulay na ito ay isang taong mapagmahal, istiktuan at handang magtintay o magtiis kahit na gaano pa katagal o kahirap ang isang relasyon, lalo na sa mga may relasyong ka-LDR or long distance relationship. Sinasabi rin na ang nagtataglay ng kulay na ito ay malalakas ang loob na kahit na hindi kaya ay pinipilit na kayanin. Isa rin doon sa katangian din daw ng mga taong mahilig sa kulay asul ay fast learner o madaling turuan at matuto. Mahilig din sila sa makalangit na tanawin o mga tanawin na nakaka-relax pagmasdan dahil para sa kanila ay naaalis sila, lalo na kung may problema o may pinagdadaanan silang pagsubok sa buhay. Ikaw, paborito mo bang kulay na ito? At ganito ka ba tulad ng sinasabi sa pag-aaral? Pangalawang kulay ay ang kulay pula. Ang kulay pula daw ay isa rin sa mga pangunahing kulay na maituturing at sinasabing kung sino man ang may paborito ng kulay na ito ay may katangian ng pagkamatapang o katapangan. Dahil sangayon sa isang pag-aaral, ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kulay ng dugo. Tama nga siguro. Sinasabi rin na ang kulay na ito ay tinataglay ng mga tao o bansa na handang lumaban hanggang kamatayan. Naniniwala ka ba dito? Pero di ba ang lahat ng bansa nagtataglay ng kulay pula ay mga bansang palaban? Isa na dyan ang ating bansang Pilipinas na noong panahon ng digmaan ay maraming nagbuwis ng kanilang buhay o lumaban hanggang kamatayan. Ang kulay din na ito ay sumisimbolo sa pag-istrikto at pagkakaroon ng isang salita. Kung mapapansin mo, Kapinas, ang ating Pangulong Duterte, ito ang kulay na kanyang tinataglay. Kaya pansinin po natin, pag sinabi niya, ginagawa niya. At kung iyon rin napapansin ang nasirang dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay ito rin ang kulay niya. Kaya hindi ba istrikto din siya? Kaya nga sa ating bandera o watawat ng Pilipinas ay may kulay pula
dahil ito ay sagisag ng katapangan nating mga Pilipino. Pero sabi nila ay may kahinaan din daw ang tao na nagtataglay ng kulay na ito. Bagamat matapang sila at may isang salita ay mahina daw ang kanilang loob pagdating sa problema sa pamilya at hindi rin naiiwasan ang umiyak kahit na ito ay isang lalaki. Bakit? Porke ba't lalaki hindi na dapat umiyak? Pero pagdating sa buhay, pag-ibig o love life, ay masalimuot daw ang love life ng mga tao na nagtataglay ng kulay na ito o kulay pula. Andyan daw ang iwanin o madalas na iwanan o ang isang relasyon ay nauuwi sa hiwalayan. Sa palagay mo, kapinas-isip, baka nagkataon lang siguro, no? Pero sila din ang mga tao na madaling pakisamahan o madaling mahuli ang loob. Minsan nga daw, sila din ang mga tao na madaling lapitan o utuin, lalo na pagdating sa pera. At isa pa sa katangian nila ay masipag at hindi basta-basta iniiwan ang trabaho nang hindi tapos. Sila ang mga tao na sincere pagdating sa trabaho o pag-ibig man. Yun nga lang, uulitin ko, sila din ay iwanin kahit na sila ay loyal sa kanilang minamahal. Sila din daw ay mahilig maging isa pang leader. Medyo totoo nga siguro din yan dahil, di ba, ang ating Pangulong Duterte at Marcos ay pula ang kanilang tinataglay, lalo na sa kanilang banner. At yan pong tinataglay daw ng mga tao na mahilig sa paborito ang kulay pula. Totoo ba ito o nagkataon lang? Ang susunod po nating pag-aaralan ay ang kulay dilaw o kulay yellow. Ang dilaw ay sumisimbolo daw sa pagiging masayahin o ang taong nagtataglay ng kulay na ito ay mga taong masayahin. At dahil sa pagiging masayahin nila ay naitatago nila o hindi nahahalata kung sila ay may problema. Yun bang parang wala lang kapag kausap mo sila? Pero kapag sila na lang o nagsosolo na sila ay doon nila iniisip o naiisip ang problemang kanilang pinoproblema o kanilang problema. Pero sila mga tao na ang iniisip ang magiging solusyon sa problema kinakaharap nila. Sabi nga ay huwag mong problemahin ang problema, ang problemahin mo ay ang solusyon. Sila din daw ang mga taong maiinit kung magmahal. Sinasabi rin na sa pag-aaral na sila ay mga taong mapanibuguin o seloso o selosa. Pero hindi naman sila nagsiselos kung walang matibay na ebidensya o basihan. At sila ang mga taong sobrang magmahal na kahit na nasasaktan na ay pilit pa rin nilang inuunawa ang taong kanilang minamahal. Ang problema nga lang sa mga taong nagtataglay nito ay mahilig silang magtangatangahan o magbulag-bulagan. Kahit na sila ay niloloko na ng harap-harapan, ay nako, sarap pala magkajowa o mahilig sa paboritong kulay na dilaw, no? Sinasabi rin ang mga mahilig sa kulay na ito ay mga taong maiingat o sinasabing mahilig sa safety first. Pero sila yung taong mahilig na magdalawang isip pagdating sa pagdidesisyon. At isa pa, sila din ang taong madaling sulsulan o madaling maniwala sa sabi-sabi o sinasabi ng iba. Wala daw silang tinatawag na sariling desisyon at sinasabi rin na sila yung taong walang isang salita o paninindigan. Ito kaya ay totoo o katotohanan? O hinibaka naman maaring nagkataon lang? Paborito ba ang kulay na ito o kulay dilaw? Kanyang ka ba katulad sa mga nabanggit o sinabi sa pag-aaral? Kung ikaw ay may katanungan patungkol sa video na ito ay mag-iwan lamang po ng iyong comment sa comment box section ko at atin pong sasagutin. At abangan mo ang part 2 ng videong ito patungkol sa iba pang mga paboritong kulay. Paano? Kita-kits po tayo sa part 2!